Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawa sa aming magkamit ng lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Juan. Hirang naginang, labis kong ikinagagalak na makitang namumuhay ayon sa katotohanan ang ilan sa iyong mga anak alinsunod sa utos sa atin ng Ama. At ngayon, ginang, ako'y may hihilingin sa iyo. Hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa iyo, kundi ang dating utos na sa simula pa'y nasa atin na. Mag-ibigan tayong lahat. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noon pang una. Mamuhay kayo ayon sa pag-ibig. At ito ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay ayon sa mga utos ng Diyos. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya, mga taong hindi nagpapahayag na si Hesukristo'y naging tao. Ang gayong mga tao ay magdaraya at antikristo. Mag-ingat nga kayo upang huwag mawala ang inyong pinagpaguran, kundi lubusan ninyong kamtan ang gantimpala. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay hindi pinananahanan ng Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay pinananahanan ng Ama at ng Anak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay ayon sa utos ng Poon ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa Kanyang kautusan.
buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong babayaan. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan, upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Itong iyong abang lingkod, o Diyos, sana'y pagpalain, upang ako ay mabuhay at ang utos mo ang sundin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Buksan mo ang panangin ko, pagkat nananabik masdan. Yaong buting idudulot sa akin ng iyong aral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon ang mga tao ay nagsisikain at nagsisinom, nag-aasawa, hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din noong panahon ni Lot, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at nasupok silang lahat. Gayon din sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang sino mang mawala ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may dalawang lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang lalaking gumagawa sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buwitre. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tungkol po sa pamumuhay sa pag-ibig, ang mga pagbasa natin ngayong araw ng Biyernes. Pamumuhay sa pag-ibig. Ang pamumuhay sa pag-ibig ayon po kay San Juan sa kanyang epistola na binasa kanina sa unang pagbasa ay nangangahulugan ng pamumuhay ayon sa katotohanan o sa mga utos ng Diyos. Itinuturing na mapalad ang mga sumusunod sa utos ng Diyos ayon naman sa Salmong Tugunan. Sa unang bahagi po ng Ebanghelyo ay nakita natin kung ano ang hitsura ng kabaligtaran ng pamumuhay sa katotohanan. Ang paimbabaw na pagpapakasarap at pagpapasasa. Ang mga ito po'y pansamantala lamang. Sa huli malulunod din at matutupok din lamang. Himayin po natin ng kaunti ang ating ebanghelyo, ano, kasi parang medyo mahirap intindihin. Ang ikalawang pagparito daw po ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahon ni Noe. Bakit kaya, ano? Ano po bang meron sa kapanahunan ni Noe? Ang meron po sa kapanahunan ni Noe ay meron din sa kapanahunan ni Jesus nung siya'y lumakad sa balat ng lupa at naririto rin sa kapanahunan natin ngayon. Ito po ang tinatawag na kabuktutan. Wickedness sa Ingles. Pinupunto po ng Nazareno na walang pakialam ang mga tao noong panahon ni Noe. Mamuhay man sila sa kabuktutan. Tuloy lang ang ligaya. Dahil dito, mismong Diyos na lumikha ay nagsising nilalang paniya ang tao. Imagine, ang Diyos na lumikha mismo ay nagsisi na nilalang paniya ang tao. Hindi ko po yan imbento. Kung gusto niyo po ng katunayan, mababasa po yan sa Genesis chapter 6, verse 6. Bilang tagapagpahayag ng katuwiran, sinikap po ni Noe na bigyang babala. Winarningan niya ng maraming taon ang kanyang mga kababayan sa tatamuhin nilang kaparusahan. Pero walang naniwala sa kanya. Gayun din po ang sinasabi sa panahon naman ni Lot. Masyadong naging mapangahas ang kanilang mga puso. Nilapastangan pa nila ang pangalan ng Diyos. Wala silang pagsisisi. Tuloy lang ang kasamaan. Ang problema lang kay Lot, kahit makatuwiran siyang tao gaya ni Noe, hinayaan niya ang sarili niyang pamilyang anurin ng kultura ng kabuktutang umiiral noon sa Sodom at sa Gomora, pati na rin doon sa mga bayan sa paligid nito. Hinayaan niya. Hindi siya masyadong naging prophetic sa sarili niya mismong pamilya. Hindi naniwala ang kanyang dalawang manugang, kaya nung lumika sila, nagpaiwan lang sila. Pero alam nyo, kahit nagkaganon si Lot, isinalbas sila ng Diyos.
siya at ang kanyang asawa at ang dalawa niyang anak na babae. Yung manugang niyang dalawa, sabi natin kanina, ay napahamak na rin dahil hindi naman naniwala sa kanya. At alam niyo, maging ang bayan ng Zoar na pinili niyang panahanan ay isinalba rin ng Diyos. Noon nga lamang lumilikas na sila, lumingon pa sa Sodom ang kanyang asawa, naging haliging asin tuloy siya. Sa ikalawang bahagi po ng Ebanghelyo, tinutukoy ni Jesus ang araw na iyon. Ang araw na iyon. Ito po ang araw ng muli niyang pagparito. Yung second coming na tinatawag, parousia. Huwag na raw pong bumaba ang mga nasa bubungan para kunin ang kanyang mga ari-arian. Kasi sabi diba niya, parang kidlat lamang ito na dadating, biglaan. Alam na alam ito ng mga nakaranas binaha. Buti pa nga yung baha may warning. Sinasabihan tayo ng mga weather forecasters na uulan, hahangin ng malakas, babaha. Kaya yung mga nagsiakyat sa bubong, pag dumating ang anak ng tao sa araw na iyon na kanyang tinutukoy, ay huwag na raw bumaba pa sa kanilang mga bubungan. Bakit kaya? Ano? Ano kayang ibig sabihin naman noon? Masasalamin po kasi sa ganitong mga galawan kung sa ano nakatuon ang pagpapahalaga mo. Pag po halimbawa tumataas na nga ang tubig sa inyong lugar o nasusunugan na ang inyong kapitbahay, ano kaya ang una mong isasalba? Anong una mong dadamputin? Ang iyo lang bang sarili? Ang inyong washing machine? Ang inyong ref, papasanin mo? Paano ang lola mo doon na mahina, na hindi na makalakad? Hahayaan mo nang masunog o malunod? Sinong una mong isasalba? Paggipitan na, sino kaya ang una mong ililikas? Alam nyo, pag dumating ang kagipitan sa buhay natin, it brings out the best in people, but it also brings out the beast in people. Parang doon sa huli, nagiging survival of the fittest. Kaya may mga kalabaw, mga baka na namamatay kasi huling naiisip na naakayin muna sa ligtas na lugar. May mga alagang hayop na nalulunod at nasusunog dahil nga bumabagsak sila doon sa lowest priority. Tandaan po nating sino mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sa mga huling araw, minamahal kong mga kapatid, may mga kukunin at may mga iiwan. Hahayaan po ba nating daluhungin ang mga buwitre ang mahalaga sa atin? Masasagot po lamang natin ito ng malinaw kung malinaw din po sa atin ang tunay na mahalaga. Matulungan nawa tayo ng Espiritung Banal na matukoy kung ano ang una sa ating mga prioridad at kung saan nakatuon ang ating mga pagpapahalaga.
tanggapinawa natin mula sa banal na Eukaristiya ang grasya ng katubusang handog niya. Mahal na poong Jesus Nazareno, salamat po sa kaligtasang pag-asa na aming tinatamasa. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, idulog po natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Sa bawat dalangin ng atin pong tugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap na mananakop ay magdulot sa atin ng wagas ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Gethsemane, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan sa krus sa mga lansangan ng Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa sandaling katahimikan ng ating puso, magiliw po nating ibulong sa Nazareno ang ating mga panalangin na hindi pa naisusulat at hindi pa nababanggit. Pati na po yung mga ipinagbilin sa atin ng ating mga mahal sa buhay na hindi makaparito sa Quiapo. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan din niya na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Jesus Nazareno, anak at minapay sa Tayo na po ang lahat. Halina't manalangin mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus iyay nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel, na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan,
iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo, ng lahat ng mga ubispo't kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Oh.
Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad si bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Sa mukha
Nazareno. Announcement. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kalilang na mayapa o sumakilabang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalusalo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip mo sa pamamagitan ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyo ring ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ipagdasal po natin ang ating minamahal na mga yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at nagmamakaawang kalugdan niyo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila nawa ay magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan
upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan at mga pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang mga daladalang mga imahen at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap, lalo na po ang hanap buhay, ang kabuhayan, ang lakas, pag-asa at kagalingan sa kanilang mga karamdaman nang naaayon sa inyong kalooban. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.